unang salta ng pamilya namin sa Bulacan. Dito kami napadpad sa paradahan ng mga jeep sa tabi ng isang palengke ng Wawa Balagtas, Bulacan. Ang bahay namin, barong-barong na pinagtagpitagping kahoy, katabi nito, tambakan ng basurahan ng palengke. Kaya ko kasama si Mang Jerry. Kasi maliit pa ako noon eh, so mas natatandaan niya yung mga ibang lugar. Pero yung bahay na yan, parang ganyan pa rin yung itsura. Ginawa lang siyang concrete. Beses lang, itas lang ang paanamin. Tapos merong nakatira sa baba. May nakatira sa baba. Tapos umalis siya sa baba, inokupay na namin yung baba. So lumalaki na rin kami. Kapos kami noon, kaya sa mga araw na walang-wala kami, inuutusan ako ni Mama na bumili ng sabaw na 50 sentimos ang halaga. Dating karinderya to, dito kami bumibili ng sabaw. Mabait yung may-ari. So, minsan nilalagyan niya ng patatas na madami gulay. Minsan nilalagyan niya ng karne at may konting bulalo. So happy na kami noon. At dahil nakatira kami sa paradahan ng jeep, bata pa lang, kinakatuwa na ako ng mga driver doon. Bibigyan niya ng 25-25, patatayo isa lata ng biskutsyon. Pag kayo nanood ng kanta ni Regine at pinakanta niya yung pinakanta, bibigyan yung pera yan. Ako taga-pulot. Dito kami nakikinood ng TV, pero wala na ngayon. Wala kaming TV noon, kaya tuwing Miyerkules, nakikikapit-bahay kami ni Kakay para makinood ng TV. Just about na itamang mag-uumpisa na yung Wonder Woman, nandun kami sa labas ng pintana. Tapos biglang, parang nanay ko naawa sa amin. So bumili na lang siya ng TV, parang Stinger yon. Tapos hulug-hulugan, parang 2 pesos a day. Actually, may time na napapanaginipan ko pa tong place na to. Kasi dito tumagal-tagal din kami. Lumipat lang kami kasi nanakawa kami. So pupunta tayo dun sa pinaglipata naming apartment. Sa San Juan, na malapit sa ilog, na akala ng maraming tao, doon ako tinrain, pero hindi. Sa San Juan, Balagtas, Bulacan, si Mama at si Papa, dito sa two-story apartment. Tatay, may tindahan kami rito. Ako at si Kakay, ikinuha ng kwarto ni Papa, sa tapat lang ng aming inuupahang apartment. Nagtagal kami dito ng 6 na taon. Namin bisita, chapel ba yun? Ito yung chapel. Ang halo-halo mo yun. Marami kaming kakilalang mga kapitbahay at ilan sa kanila tulad ni Glenda, isa sa mga long-lost kong inaanak. Hello! Hello! So, madami na ako. Halos pareho pa rin dito sa San Juan. Kaya para sa akin, magwe-wish ako ngayon ng bago. Ang lugar na ito ay hinding-hindi ko makakalimutan. After 30 years po, mga kaibigan, yung TV po na, kasi po naawa na po yung nanay ko at saka yung tatay ko sa amin nila Kakay, dahil nakikinood nga lang po kami tapos pinagsasarhan kami ng bintana, ikinuha po kami ni Mama at ni Papa ng TV. So siya, 21 inches. Black and white. Buhay pa po. Ayan po siya, oh. Galing pa po yan ng Leyte. Inilipad po namin dito para po makita ninyo. At ang pangalan po ng TV na ito ay very appropriate. Singer. Dito ko actually napanood yung mga palabas na baranggayan at diyan ko po nakita yon. Kaya po ako nakasali ng baranggayan. Anyway, gusto lang namin ipakita sa inyo yung TV. Kasi nung bata ako, pinangarap ko lang magkaroon ng TV. Hindi ko pinangarap na balang araw, ako ang mapapanood sa TV ngayon. Pero bago pa po namin mabili ang TV na yan at bago nyo pa po ako mapanood sa TV na yan, suking-suki na po ako ng mga amateur singing contest. Abe, sumali ho yata ako ng mga over 300. Mga 75 yung pinanalunang po. Parang mga ganyan. Kasi ho, kaya ho ganon dahil meron po akong karibal na batang maliit na malaki ang boses
na nung araw na yon kami ang Nora at Vilma sa amateur singing contest. Kumbaga, kung may Chona Velasquez, merong Minerva Castillo. Mula sa paghawak ng mikropono hanggang sa pag-awit ng mga piyesang kanyang memoryado, alam ng sino mang makakapanood na siya'y isang veterano. Pagkat si Minerva Castillo ang pinakamahigpit na kakumpetensya ni Chona Velasquez noong siya'y nagsisimula pa lamang sa mga amateur singing contests. At noon, ang mga tao ay maka-Chona o maka-Eva. Ang nababalitaan mo sa kanya, meron siyang mga 300-something na trophy. Ganun. Tapos, lagi siyang nanalo kasi magaling talaga siya. Kahit kasi ako isang taon sa kanya, ako mga 9 siya, mga 8. Ang laki ng boses niya. Parang yung, parang ang boses niya, parang maladulse, yung malaki. Tapos, ang liit lang niyang tao, ang liit lang niyang girl. Yung mga kalaban namin, ganon. Expected na agad na ganon, kami ang dalawa ay magpupukpuan. Parang takot ako sa kanya eh. Meron akong ganun eh, na, hindi naman takot, pero parang kinakabahan ako pagka siya yung kalaban ko kasi nga alam ko na magaling siya at saka nagagalingan ako sa kanya. Ilang taong ding naging mahigpit na magkalaban sina Chona at Eva, hanggang sa nanalo si Chona sa bagong kampiyon at hindi na muling nag-cross ng landas ang dalawa. Parang sabi ng Japan siya or something, kasi hindi ko na dinig kung ano yung nangyari sa kanya. Although I always, pagka nga nakukwento, lagi ko siyang nakukwento, and I always wonder what happened to her. Hinanap namin si Eva. May nakapagturo na sa tundo siya nakatira sa kasalukuyan. Nadat na namin siyang naglalabas sa may kalsada. Ipinakita niya ang maliit na silid kung saan siya nakatira. Hindi raw siya nakarating ng ibang bansa. Dahil sa edad na 17 taon, siya'y nagtanan at nakapag-asawa. Tumakas kasi ako sa responsibilidad dahil breadwinner ako sa amin nung dati. 11 pa lang ako, nagka-club na ako eh. So, galing sa club, tapos i-dip lang ng konti, 6 o'clock ng umaga, papasok na ako sa school. Ganun eh, parang napagod ako. Eh, hindi ko naman alam na yung papasukan ko, malaking responsibilidad. So, 5 ang mga anak ni Eva, at sa edad na 40 taon, may apo na rin siya at hiwalay sa asawa. Hindi ko pinangarap talaga na gusto ko mag-ganun, sinikat ako, ganun. Pero hindi ko naman inisip na nagiging ganito. Yung akala ko nagiging, yung ano lang, balance lang yung buhay ko, yung makain ng tama sa oras. Pero yung hindi ganitong kahirap. Para buhay ng kanyang pamilya, nagtitinda siya kung may puhunan. Sumasali sa mga amateur singing contest kung kinakapos. Nang sinamahan namin siya sa isang maliit na amateur singing contest, halos maghahating gabi na nang inanunsyo na nanalo siya ng second prize. Second prize! Handa pa ako, pero pag hindi na, ayaw ko. Pag pumipiyok na ako, ayaw na ako. Sinahiya na rin ako eh, kasi stated na ako. Umusto ko nga talaga sa bahay na lang ako kung meron lang akong trabaho. Ayaw ka kasi, ayaw ko na ako. Sinahiya ako pag natasalo ako. Nang hihinayang si Eva sa mga pagkakataong kanyang pinalampas, gayunpaman, may isang bagay na kanyang minimithi tuwing napapanood niya ang kanyang dating katunggali. Yung sa amin, yung mga kasama mo dati, yung nagpapasalamat kami dahil kahit paano naalala mo ba kami. Para makita-kita. Magkaharap tayo kahit nasa Manila. Pero gusto ko talaga makita ka.